Lipa tayo kay ano, ano? Lipa tayo kay DJ Chacha. Ayan. Lipa tayo kay DJ Chacha. Alam niyo naman to si DJ Chacha. Siya ay dating DJ ng ano, ano, MOR 101.9 sa Metro Manila. Pagkatapos, nagsara kasi yun. Nagsara yung ano, nagsara yung MOR 101.9 FM. Ayan. DJ siya dun eh. DJ siya dun. So nagsara yun as an aftermath nung issue dun sa ABS-CBN. So nung napasara yung ABS-CBN, as a consequence of that, nagsara rin eventually yung MOR. Ayun. Pagkatapos, isa yun sa mga pinakaunang nagsara after magsara ng ABS-CBN. Ganun. Kumbaga naka-experience talaga siya ng ano. Naka-experience talaga siya ng isa siya sa mga pinakaunang naka-experience na impact nung pagka-shutdown ng prangkisa ng ABS-CBN. Ayun. So parang since then, ang ingay-ingay na nito ni DJ Chacha. So meron siya may mga political ano siya, nagba-blurt out siya ng mga political comments, ganyan. Tapos eventually, nakasama niya si Ted Filon. Doon sa Filon ngayon. Ayan. Okay. So, yun. Ngayon, kung matatandaan natin, itong si DJ Chacha. Na, inano to, pinagbintangan to ng Rappler. Pinagbintangan siya ng Rappler na nagpapakalat siya, nag-share siya ng mga questionable sites known for their clickbait, misleading, or false information. Kumikita raw siya ng 30,000 per month dyan. Ayan. Pwede ba nakakaloko, no? Ano siya? This is a February 27, 2021 article sa, ano, no? Sa Rappler. Sa Rappler. Nakakaloka. Ayan. So, kaya sinagot niya to eventually. Sabi niya, meron kayong resibo. Labas niyo yung resibo. Eme-eme. Ganyan-ganyan. So, nagmatigas si bakla. Sabi ko, hindi raw yun totoo. Ganyan. Oh, whatever, DJ Chacha. Dinimanda mo ba ng libel si Rappler? Kasi, Bexo, sabi nila, oh, radio personality DJ Chacha was also on the Twin Marks payroll for March 2017 to May 2017. Diba? March, April, May. Oh, 3 months, di ba? 3 months, kumita ka ng 90,000. Kasi 30,000 per month daw eh. At nagsishare ka daw ng questionable sites for their clickbait, misleading or false information sa philcommunity.com at sa socialpeace.com. O, di ba? Tapos in-email ka daw ng Rappler, di ka sumagot. Sabi nila, ayan. Anyway, dininay yan ni DJ Chacha. Dininay niya. Sinabi niya, sige, labas niyo yung resibo. So, nagganon-ganon siya. Nagganon-ganon si DJ Chacha. Ayan. Ngayon, nung election, naging mainit rin yung ano ni DJ Chacha. Kasi nag-comment siya doon sa ano, nag-comment siya doon sa show niya with Ted Filon. Kung saan sinabi niya, palamunin ng Pilipinas ang mga magkakamag-anak na politiko. So for example, kunwari si that time, si Tito Soto at si Vico Soto, magkamag-anak na parehas government official. Ayan. So yung nanay daw, yung kapatid, na ganyan-ganyan, na sabay-sabay, na nasa politika, mga palamunin daw kayo ng mga ng Pilipinas. Mga pagsalita si bakla, di ba? And eto no, ang daming mga TikTokers na gumawa talaga ng content at nag-react laban dito sa katangahan ni DJ Chacha. Ganyan. Ito kasi yung problema eh, yung pagka ano, yung celebrity, feeling celebrity, pagkatapos hindi mo naman naiintindihan yung structure ng gobyerno natin at saka yung mga government processes natin. Napakatanga. Napakatanga. Ayun. Ay pa magpatag. Diyos ko. DJ Chacha, kapag matapang ka, alam na alam mo paano patakbuhin tong gobyerno, magpatag ka, di ba? Mag-engage ka, hindi yung sasalita ka dyan pagkatapos mo magsalita, ano, yung ayaw mong harapin yung
mga reaksyon sa'yo. Mga ganun. Parang saksakan ng kaplastikan. Anyway, you know, she, of course, she is wrong. She is wrong for so many reasons. Ganyan. Okay. Unang-una, kung problema mo yung political dynasty, kung problema mo yung political dynasty or yung magkakamag-anak na nanalo bilang government official, yung binoto ng tao, ha? Kung problema yan, do you really want relatives not to be allowed to hold government position? Ganon? Kasi kung ganon yung gagawin natin, dapat, unang-una mong sinakripisyo, si Vico Soto. Diba? Yung very supportive kayo eh, diba? Kay Vico Soto. Kasi nung tayo nagawa ko siya ng mayor, si Tito Soto, nasa Senado. Diba? If you do not want things like that to happen, na mayroong magkakamag-anak na nananalo sa eleksyon, diba? Simulan mo din sa mga ano, mga politiko sinusuportan mo at mga kakulay nyo. Na parang hindi po, dapat ganito ang politika natin. Dapat ano, para hindi kayo maging palamunin ng Pilipinas. Ganyan-ganyan. Vico Soto, ka nang tumakbo. Kasi ang tito mo ay nasa Senado, diba? Dapat ganun, DJ Chacha. Dapat ganun. Kasi hindi mo kasi naiintindihan. Hindi mo naiintindihan. Yung mga, alam mo, sa totoo lang, ano bang ayaw natin doon sa political dynasty? Ang ayaw natin doon sa political dynasty, may punto ka naman doon sa ano eh. Sometimes we get tired of a lot of names being elected for the sake of their last name. Yung ganyan. Yung parang nanalo lang kasi kaapelido niya yung isang government official na nagsilbi. So ngayon, kunwari, si Governor A, yung anak niya, tumakbong mayor sa isang bayan dun sa probinsya na yun. Nanalo lang siya sa mayor because kaapelido niya yung governor. Ganyan. Yun yung ayaw nating mangyari. Yun yung ayaw nating mangyari, that someone will win the election just because kaapelido niya or kamag-anak niya yung existing na government official. Okay. Pero ano bang problema doon? Ang problema ba doon ay dahil doon sa fact na magkamag-anak sila? O ang problema doon ay yung competence nung tumakbo? Diba? Ang problema doon dapat yung electorate maging matalino. Diba? Ang problema doon dapat tayo, ini-inform natin ang ating mga mamamayan na parang, oh, kahit magkamag-anak yan, kahit magkaano yan, ganyan-ganyan, dapat tingnan natin ang kanilang performance, dapat tingnan natin ang kanilang abilidad, dapat tingnan natin ang kanilang qualification. Right? DJ Chacha, yung mga magkakamag-anak na nanalo sa eleksyon, binoto yun ng tao, pinili yun. So in one way or another, meron silang standard kung bakit nanalo yung mga yun. Okay? So ngayon, if you do not want magkakamag-anak to win the election, guha ang batas. Kasi sakripisyo mo sila Vico Soto. Diba? Gusto mo ba yun? Diba? Gusto mo ba yun? Diyos ko, yung problema dito kay DJ Chacha. Sabat ng sabat sa mga bagay na hindi niya alam. Actually, pasakali ko lang yun. Gusto ko lang balikan at gusto ko lang ma-refresh yung memory ninyo tungkol dito nga sa mga kuda nito in the past. Sa mga kuda ni DJ Chacha in the past. Na nakakairita kasi yung parang, tanga-tanga mo! Parang, ano ba pinagsasabi mo dyan? Tapos kung makapag-ano ka, parang mahal na mahal mo yung bansa. Ewan ko sa'yo. Kung taga-mahal mo yung bansa, huwag kang magsalita ng mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ganun. Ayan. Okay. Very recently, ito yung kuda niya. Ayan. Sa quote card ng balita. Ayan. Ayan yung sabi ni DJ Chacha. Nagsalita siya tungkol sa Maharlika Investment Fund. Sabi niya, 279 ang bumoto pabor sa Maharlika Investment Fund. Wow, just wow. Talaga, gulat na gulat si ate, parang naiintindihan. Alam mo, naiintindihan niya yung mga nangyayari. Wow, may check and balance pa ba ang bayang ito? Sabi niya. Why the rush? Madaling-madali kayong maipasa. Ito na bang Maharlika Investment Fund ang nagpababa sa presyo ng sibuyas at iba pang pangunahing bilihin? EMS, sabi ni Tanga. Ayan.
ano, inakabwisit doon sa mga celebrating salita ng salita about politics. Sa mga celebrating salita ng salita about politics, yung parang Bex, alam mo ba pinagsasabi mo? How the approach doon sa problem ng inflation, iba yun. Iba yun. If you're going to read yung mga whereas clauses ng Maharlika Investment Fund, it has really never meant to use para pababain ng presyo ng sibuyas, idiot. If you're going to look at the whereas clauses of Maharlika Investment Fund, it is a long-term investment program. Long-term, ibig sabihin, hindi mo yan pwedeng gamitin pagpapababa ng presyo ng sibuyas, idiot. Pag nasa ano eh, ikakabit mo yung current na problema dito sa Maharlika Investment Fund para kunwari i-demonstrate yung yung lack of priority, ganyan-ganyan. Parang, Bex, meron ka bang ano, real suggestions or real things that you did in order to address yung ano, yung, have you provided any real deal criticism on how we should do things para ma-manage ang inflation ng mas better? Ganyan. Diba? Sobrang labo. Sobrang labo. Eh, marami tayong measure sa ano? Marami tayong measure na ginagawa sa inflation. In fact, recently, si BSP, nag-set na naman siya ng panibagong fiscal measure in order to mitigate the inflation. Ganyan. Okay? Ngayon, ang pag-deal naman talaga sa inflation, hindi naman talaga yan yung parang immediately merong ang result eh. Especially yung inflation na nararanasan natin ngayon ay inflation because of external factors, something that we cannot control. So all we can do is to really catch up and find ways on how we can mitigate the impact of this hyperinflation na nangyayari. Yung mabilis na rate ng inflation na nangyayari. Ganyan. So what's being done? Diba, prioridad ng gobyernong ito, makapag-provide ng trabaho. And that's why in every state visits of PBBM, lahat ng biyahe niya sa ibang bansa, he's trying to solicit investments from different country. Sa first 100 days ng Pangulo, almost 1 trillion ang pledges na kinuha ng, nakuha ng Pangulo na investment para sa bansa. Okay? And these are the real things that you do in order to address itong inflation na ito. Ngayon, bakla. Punta tayo doon sa 279. Okay. Yung 279 na yan, bago nakarating sa 279 yan, nagdebate sila, nag-usap-usap sila. Remember, ilang piraso lang ang author niyan. After magkaroon sila ng mga executive sessions, after nila magkaroon ng mga committee hearings on that, yung mga author ng Maharlika Investment Fund, nakumbinsi nila yung iba't ibang mga representative na sumang-ayon dito sa measure na ito at they were able to get 279 votes. At bakla, yung proseso na yon, legal yon. Ganon talaga mag-deliberate ng batas. Et chosera to. Ano check and balance yung hinahanap mo? Are they doing something illegal? Are they doing something that is out of the ordinary? Are they doing something that is not prescribed doon sa ating proseso sa pagbasa ng batas, sa pagrebisa ng batas, sa pagpapasa ng batas? Yung check and balance dito, papasok, okay. Kung sakaling yan ay naging batas at talagang ayaw ninyo at feeling ninyo ay may katarantaduhang nangyari sa deliberation na yan, ito ang check and balance bakla. Punta ka sa Supreme Court, questionin mo yung batas. Doon papasok yung check and balance. Maka-check and balance, kakala mo naiintindihan mo yung check and balance eh, no? Hindi ka na-deprive ng check and balance dyan. Huwag ka masyadong mag-inarte. You
yung check and balance mechanisms mo, present pa rin yan. Kung maging batas yan, let's say pumasa yan sa Senado, by the way, hindi pa nga tapos yung legislative process niyan eh. Akit pa yan sa Senado. Tapos maka-check and balance ka dyan. Masyadong premature, Bex, yung comment mo. Di ba? Masyadong premature yan, Diyos me. Masyadong premature. Yung check and balance dyan, papasok. Pag ako narin, naging batas na siya. O pag naging batas na siya, ayaw niyo sa Marlica Investment Funds to check and balance the act of the legislature, punta ka sa judiciary, ganun. Chuseram pala ka, Diyos me. Tigil-tigilan mo kami, DJ Chacha. Diyos ko. Dami mong kuda eh. Dami mong kuda. And I think, alam mo, sa totoo lang, babantayan ko talaga yung mga political post mo kasi susunugin talaga kita every time na magsasalita ka about politics. Ganun. Kasi you're popular eh. And I'm pretty sure madami kang fans. Pagkatapos yung mga bata, maniniwala sa isang mga sinasabi mong ganitong kabubuhan. Parang shut up, DJ Chacha. Huwag ganun. Huwag ganun. Ayun. Anyway, ayan. So, yan yung pinaka-last niya. Ayan. So, actually, gusto ko ang gawin to eh. Yung mga celebrity nagpo-politika. Na parang, talaga mapapangatawanan ninyo. Ha? 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 Mapapangatawanan ninyo. Eh, ano kayo eh. Ang tawag dito, merong magandang term na tinatawag si Attorney Libayan, yung influence peddling. Ayan. Yung dahil sikat, maraming naniniwala, you're going to spew lies, you're going to spew something na parang matalino, parang may point, pero wala naman. Ayan. Yan yung mga dapat na kinokontra, yan yung mga dapat na binabasag. Ganun. Kasi, since may influence nga sila, meron talagang maniniwala sa kanila ng mga gullible. Kaya dapat yung opposing opinion, yung alternative opinion available, 'di ba? Para wala silang maloko, 'di ba? Or at least pag meron nakarinig sa kanila at available yung contrary opinion or yung alternative opinion, mag-iisip ang taong bayan whether or not makikinig sila dito o hindi. 'Di ba? Ganun. Ganun. Ayun. So anyway, ayan. Ayan si DJ Chacha. Tingnan natin kung kasi may show sila ni Ted Filon eh. May show sila ni Ted Filon. Yung role niya doon, parang hindi naman siya yung parang assistant lang siya ni Ted Filon. Pero kasi minsan bumibira siya. Yung parang talaga ba? Just me. Alamin mo muna yung mga proseso sa gobyerno. I mean, 'di ba? 'Di ka naman ano, hindi mo wala namang lalim. I mean, yung mga sentiments mo about politics, while it is valid, it is unreasonable. Ganon. Kasi parang yung ano mo, yung parang sentimiento mo, yung galit ka, bad trip ka kasi ganito, ganyan. Sometimes you can understand people being frustrated sa mga government processes natin. Kasi nakaka-frustrate naman talaga at times. Like for example, yung national ID. Diba? Nakaka-frustrate naman talaga. Ganon. Pero, ang laki kasi nung difference na ginagamit mo lang yung frustration in order to bash the government. And it's very, very important that when we criticize our government, dapat yung kritisismo natin, huwag naman yung basura. Diba? Huwag naman yung basura. Kasi nagiging ano yan eh, nagiging, alam mo yun, nakakaubos ng oras ng gobyerno. Lalo na if someone who's saying it is someone who doesn't understand the processes to begin with. Diba? Nagpapagulo, ingay lang. And so, instead na ma-solve natin yung mga problema ng Maharlika Investment Fund, we have to deal with idiots like DJ Chacha na nagsasalita sa mga ganitong bagay. Diba? Ewan nga ganun.